matagal ko na gustong gawin 'to eh. Mag-storytelling sa inyo sa buhay ko. Kasi 'yun na lang yung siguro yung gusto kong i-share na mga konting story ko lang na hindi pa alam ng ibang tao. Sumama kaya sa video ko. Mag-storytelling ako eh. Siguro once a week mag-storytelling tayo. Mag-storytelling ako ng mga buhay ko na hindi pa alam ng mga tao tungkol sa akin. Alam ko, hindi ko din nakwento kay China to. So, ready na ba kayo sa storytelling ko for today? Ang storya na to guys is nangyari to sa akin way back 2009. Since 2002, nagbabanda kasi ako dati, baby. Banda na talaga ako. So, mga tugtugan namin dati, mga metal music. At saka, for 10 years, isa akong drummer sa isang banda. Oh, drummer kasi ako dati ng banda namin. For 10 years guys ha, 10 years akong naging isang drummer ng banda dati. So, noong 2008, itong best friend ko kasi, si Ton. Dancer, baby. Dancer kasi si Ton. Pero si Ton naman, matagal na siyang dancer. Siyempre ako, hindi ako lumaking dancer eh. Nakakatawa, baby, kasi noong 2008, may isang audition. Nangyari yun sa... Ito, true story to guys. Noong 2008, may isang audition na nangyari. 2008, 2009, nakalimutan ko na. May isang audition ng isang... Parang audition siya ng mga artist. Sinong gustong maging singer or dancer. Basta, ang hinahanap lang doon, either singer or dancer. So, in-invite ako ng best friend ko sa ano na yun, sa event na yun. Hindi siya, event ba yun? Or parang... Audition. Oh, in-invite ako ng best friend ko sa audition na yun. Kasi kasama siya sa production, yung best friend ko. Eh, noong time na yun, basta sa somewhere in Dynasty Court Hotel yun sa Cagayan de Oro. So, pumunta ako doon. So, sabi ko sa best friend ko, sabi ko sa kanya, ano bang gagawin ko doon? Sabi niya, wala lang, manonood lang daw ako ng audition. So, syempre, nung pumunta ako doon, so pumasok na ako doon sa, ano, ang daming nag-audition, baby. Maraming nag-audition, guys. May mga nag-audition magsayaw, audition kumanta. So, pagpunta ko doon, before ako pumasok doon sa loob ng conference, sabi ng best friend ko, binigyan niya ako ng isang papel. Tapos sabi niya sa akin, mag-ano nga, i-fill upan mo to. Mag-fill up ka dito kasi hindi daw ako makakapasok doon pag hindi daw ako mag-fill up sa yung pangalan ko, ganun. Parang ano lang naman eh, mga basic lang, pangalan, address, ganyan-ganyan, etc. Anong talents. Sabi ko nga, bakit kailangan pa ng ganun na manonood lang naman ako? Siyempre, wala din sa isip ko yun na time na yun na yung form pala na nililista ko doon is audition form na pala yun. Yung pinipila. Kasi wala namang nakalagay, kasi wala yung form, walang nakalagay na audition for me. Parang sinusulat ko lang yung pangalan ko, ganun. Hindi ko alam, kasi itong best friend ko, mahilig din kasi mang-prank sa akin yan dati. Hindi ko alam na pinaprank na pala ako ng best friend ko nung time na yun, na gusto pala niya tawagin yung pangalan ko doon sa audition. Which is, hindi naman talaga ako mag-audition doon. Ang plano ko lang talaga doon, mangalaskador ng mga tao, baby. Kasi di ba may nag-audition? Gusto ko lang pagtawanan yung mga nag-audition. Pero ang daming magagaling dun, ha? Isipin mo yung time na yun, guys. Pero yung time na yun, basta ibabalik ko, yun yung time na nagbabanda pa ako dati. So, anong nangyari ng babies? Ito, guys, itong kinakwento ko, hindi alam ni China pa to. So, nag-fill up na ako ng form. So, pumasok na kami dun. So, pagpasok namin dun sa conference room, ang daming tao, guys. Maraming tao. Imagine nyo lang to, ang daming tao. So, maraming nag-audition. So, ako dun, nung pumasok ako, tawa ako ng tawa. Siyempre, pinagtatawa. Hindi naman sa legit na pinagtatawa. Siyempre, alaskador din ako na tao. So, pinagtatawanan ko yung mga nag-audition. Pero maraming magagaling dun na nag-audition. Lalo na yung mga dancer. Kasi yung mga nag-audition, magsayaw dun, guys. May mga sarili silang backup dancer, baby. May mga backup dancer talaga. For example, ikaw nag-audition. May backup dancer ka habang sumasayaw ka. Tapos nagulat na lang ako. Mga ilang minutes or ano ba tawag dun? Mga ilang minuto.
tinawag yung pangalan ko. Tinawag yung pangalan ko, baby. Tapos nagulat ako, sabi ko, bakit tinawag yung pangalan ko? So, wala naman akong, parang wala na sa isip ko, pumunta ako dun sa harap. Punta ako sa harap, pinapunta ako sa harap, tapos andun yung ano, apat na judges. Basta may isang bakla, tapos may babae. Dalawang bakla ito yung babae, dalawang babae, dalawang bakla. Ewan ko lang kung lalaki ba yung isa, I'm not sure. Pero basta may nag, sila yung mga parang judges dun sa harap. So, tinanong nila ako, sila ata yung mga may-ari ng production. Tsaka legit pa yun, baby. Legit na production yun, ha? Kasi kinukuha talaga nila yung mga nag-aartista. Basta may mga sikat na rin sila, mga talent dun. So, tinanong sa akin, so ano dong talent ko? Siyempre, baby, gulat na gulat ako nung time na yun. Kasi, di ba, wala naman akong kinalaman dun. Hindi naman ako kasali dun sa ano, eh. So sabi ko, sir, marunong po akong sumayaw, marunong akong kumanta. Sabi ko din sa judges. Ang sinagot ko dun, baby, sabi ko, sasayaw na lang po ako. Sabi ko nang ganun, guys. Sabi ko, sasayaw na lang po ako. So parang, sabi na, sige, parang tingnan natin paano daw ako sumayaw, parang ganun something. Tapos, wala pa akong music, ha, isipin mo, wala akong inanandang music, guys. Pero yung best friend ko, nasa gilid, siya kasi yung nagko-control ng music. Nagugulat na lang ako, may pinatugtog na siya na music. Basta naalala ko yung music na yun, yung It's Me, Bitches. Basta mga something gano'n na music. Tapos, ito yung nangyari, guys. After na nag-play yung music na yun, maniwala kayo sa hindi, alam nyo ba kung anong sinayaw ko? Ang sinayaw ko dun, guys, is pang macho dance. Sinayaw ko dun pang macho dancer na sayo. Isipin mo lahat ng tao dun tumatawa. Tawa sila ng tao. Hindi ko alam yung chill ba yun na alam mo, natatawa sila sa ginawa ko. Kasi sa lahat na nag-audition dun, ako lang yung sumayaw ng ganun pang macho dancer. Tapos after na... Marunong sumayaw ng pang macho dancer. Marunong, baby. Magaling nga din ako sumayaw. Diyan tayo sumasabay po. Bakit marunong ka doon? Kasi sila ton, mga kasama kasi nitong dati high school days, puro mga macho dancer. Mga kasama niya sa sayawan. Tapos, every time na pumupunta kami ng club, sinasayaw nila yung pang macho dancer. Tapos, tinuturo nila sa akin. Kaya marunong ako sumayaw dati ng pang macho dancer. So, basta yun na yun nangyari. Sumayaw ako ng pang macho dancer, guys. Tangin na. So, after nun, so, tapos na. Sumayaw na ako. Alam nyo ba, guys, ano sinabi ng judges sa akin? Sabi ng judges, I'm not happy. Hindi kami naghahanap ng macho dancer dito. Ginanong ako. Sabi ko, yan nga talaga ako sa ginawa ko. Sabi ko, alam yung nakayuko ako dun na, oh shit, ano bang ginawa ko? Bakit ko ba ginawa yun? Tapos, after yung baby, ang nangyari nun, may 300 na dancer ang nag-apply nun. 300 na dancers ang nag-apply. 6 lang ang nakuha. 6 lang. Sa 300 na nag-audition nun, 6 lang po ang nakuha. And maniwala kay Sende, isa po ako sa nakuha dun. So, yun yung story ko. Kaya din ako naging dancer dati. After nun, nag-aral na ako mag-b-boy. Breakdance, nag-aral ako mag-b-boy. Tapos hip-hop na sayaw. So, ito yung totoong story. Naging dancer din po ako dati. Siguro mga almost 2 years naging dancer ako. Nakasayaw po ako ng ABS-CBN. So yun, guys, so anong natutunan ko sa story ko na yun is wala lang, kung merong opportunity na darating sa'yo kahit minsan hindi mo alam na opportunity na pala yun, i-grab mo lang yun kahit hindi mo alam yung ginagawa mo. Kasi yung time na yun, hindi ko alam anong pinagagawa ko, pero ang nasa isip ko lang, basta gawin ko na lang. Kahit mapahiya ako, basta, di ba? Yun yung natutunan ko. Anyways, guys, I think this is the end of my vlog. Thank you so much for watching.
I hope na aliw kayo sa story ng buhay ko. So mag-storytelling na naman tayo sa susunod. Actually guys, ang buhay ko kasi talaga, yung buhay ko kasi, kung gagawing movie to, hindi siya magagawa sa isang movie lang. Kasi marami yung mga... Maraming episode. Oh, maraming episode yung story ng buhay ko talaga na... Iba-iba kasi story. Oo, marami akong experience kasi na besides sa ito, itong success ko ngayon na nakikita nyo ako. Kasi nakilala nyo na ako. Pero before pa na hindi pa ako kilala, ang dami ko ng mga ginawang kalokohan talaga dati. Basta ang dami kong kalokohan. Sipin nyo, naging ano ako dati ah. Naging magician ako for 3 years. Yeah. Street magic. Yun, hindi nyo pa alam yun na nag-magic ako. Never ako nag-magic dito sa YouTube channel ko. O di bali next time. Pero maniwala kasi hindi guys, matagal ako naging isang magician. Pero never ako nagpakita sa YouTube ko na nag-magic ako. Naging dancer, magician, ano pa ba, banda. Pero passion ko talaga dati music. Kaya hindi na nawawala sa akin yan. Hanggang sa 2010, naging, basta next vlog ko, i-explain ko yan sa inyo. Paano ako naging official na banda dati, and paano ko nakamit yung mga dreams ko, paano ko naabot yung lahat. bye-bye na, Terry. Bye-bye, guys. So next time, mag-storytelling na naman tayo. And gagawa ako ng vlog kung paano mag-chicks. Yun. Diba? Kasi maraming gustong magtanong sa akin eh. Paano ba daw maging Hokage or something? Gagawin din natin yan guys sa the next episode ko na yan. Para mayroon tayong mataas-taas tong vlog natin. Okay? Anyways, I think this is the end of our vlog. Thank you so much for watching. Please hit the subscribe button. Mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Kasi hindi na po tayo daily vlogs. Ano gusto mo? Sa pakin kayo? Dati daily vlogs ako eh. Pero ngayon, sige, intertry natin next time na babalik yung daily vlogs natin. Ikaw ba? Kanina ka pa nangangagat sa akin. Anyways, thank you so much, guys. Ingat. Goodbye. Bye! Takpan mo na! Yeah, I will give you what you want. Sabi ko sa'yo, basta sumakay.